Welcome back mga kamaster dito sa inyong paboritong channel, Babski the Master Innovator. Okay, mga kamaster, ang inyo pong mapapanood ngayon ay karugtong doon sa ating ginawang unang video. So ito ay part 3 ng atin pong recent table. Okay, ang inyo pong makikita ngayon, ito po yung hindi pa ito finished product talaga ng ating recent table, dahil ito ay top coat, pero unang top coat pa lang ito siya. So meron pa talaga tayong ilalagay dito na pinaka top coat niya para magiging clear talaga yung kinalabasan ng ating ginawang resin table. Okay, so ngayon iba sa mga aking ginawa dito ay yung mga iba't ibang mga design ng ating table. Okay, pero ito ay combination pa rin ng kahoy at saka ng resin. Okay, so ang atin pong top coat ay epoxy resin, at ang atin naman pong combination doon sa ating kahoy na ginamit ay clear cast resin. Okay, so meron lang po tayong proseso o procedure na sinusunod dyan, kagaya ng paglagay ng hardener. So sa lahat na gusto pong gumawa din po, kasi DIY lang naman ito, so kaya nyong gawin sa inyong mga tahanan, pwede din po mga kamaster, mag-comment lang kayo dito sa comment section, at check na i-reply ko naman kayo. Okay, so bibigyan ko kayo ng full details talaga doon sa lahat na mga procedure na kailangan nyong gawin para magaya po natin itong kinalabasan ng atin pong resin table. Okay, at ang atin pong mga produkto mga kamaster ay available po ito. So sa lahat na gusto ding mag-inquire, lalo't higit sa presyo, mapag-usapan natin yan mga kamaster. So mag-inquire lang kayo, mag-PM lang kayo sa akin para inyo pong malalaman yung atin pong price list sa lahat ng ating mga ginawa na mga design. Okay, so ang inyo pong nakikita dyan sa inyong mga screen mga kamaster, ito po yung ating ginagamit ngayon na framing po ito ng ating table, resin table. Okay, so ang ginamit natin dito kung napapansin nyo ay GI yan mga kamaster. So ito'y tubular na ginamitan natin ng GI para hindi talaga siya kakalawangin. So matibay talaga ito mga kamaster. So kung ikumpara natin sa kahoy, mas mataas po ang lifespan nitong atin pong ginawang frame ng ating resin table. Kasi nga metal siya. Okay? At saka durable talaga ito, kasi kahit umulan man o mabasa itong ating table frame na ito, ay hindi ito siya basta masisira. Okay, at hindi rin po ito kinakalawang. So kaya ito po yung aking napili na gagawin nating frame ng ating pong resin table. Pangalawa na dahilan kung bakit ito ang akin pong ginawang design, kasi kaya po niyang magbuhat ng load kahit mabigat. Kasi yung atin pong resin table ay ang thickness po noon ay 2 inches. So kung mapapansin natin, mabigat talaga ito, kasi napakarami yung aking ginamit yan na clear cast resin. Ilang kilos na rin ang akin pong nabuhos doon. So mabigat yung load na kailangan po ibuhatin nitong frame na ito. So yung design natin ay talagang kakayanin niya bubuhatin kahit mabibigat na load talaga. So yan na, ngayon pininturahan natin siya. So yung atin naman pong painting dyan ay talagang maganda din po yan, at kulay gold yung atin napili. Okay, so ngayon ito na po ang atin pong gagawin dyan. Hello mga kamaster. Okay, sa araw ito ay gagawa naman tayo ng isang panibagong video. So itong video na ito ay continuation doon sa ating video
ng Resin Table Part 1. Okay. So, bali ang gagawin natin ngayon ay part 2 na ito ng ating table resin na ginawa. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung nakaraang video natin ay mula doon sa ating paggawa ng kahoy pa lang. At ngayon, at gagawin naman natin na binuhusan natin yon ng resin. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay papakinisin na natin yung ating pong table na ginawa. Okay, so kung mapapansin nyo, okay, yung table na ito, lahat na ito ay binuhusan natin ito nung nakaraang mga video natin. Yan, binuhusan natin yun. Kabulan yan. Okay, so pagkalipas mga kamaster ng 72 hours, so ang resulta ay matigas na yung table natin. So yung resin, yung clear cast resin na nilagyan natin ng hardener, after 72 hours, pwede na nito. Itong buong surface na to ay kailangan natin i-plus grind lahat yan. Okay? So dati, may forma pa ito dito mga kamaster. Ito, lahat. Yung forma na yan, tinanggal natin yan. Okay, so di na natin pinakita sa ating video. Pero, kasi napakahaba kung isa-isa yun talaga natin. So ngayon, pagkatapos natin matanggal noon, ay ipa-plus grind na natin ngayon yung ating pong ginawang table resin. Okay, so dito, yung buong episode nung part 2 ay makikita nyo step by step kung paano natin tatapusin yung ating ginawang resin table. So, ayan mga kamaster. Okay. So matapos nating i-flush grind lahat yan. So, kailangan kasi yung surface talaga yan ay magiging flat talaga siya. So, kaya lahat na mga makikita natin na medyo lamang yung kanyang buhos ay kailangan natin siyang i-flat talaga. Okay? So, ayan. Kung napapansin nyo mga kamaster, ito po yung ating pangtakot. So, ito yung tinatawag natin na epoxy resin. Okay? So, actually, hindi pa talaga ito siya pang finish coating. So, ang top coat na ito ay medyo first, kung sa pamintura ay first coating pa lang ito. Okay? So, kailangan pa rin natin itong talagang i-top coat na yung pang finish na talaga. Ayan, so ang gagawin lang natin ay hahaluin natin ng maigi talaga yung kanyang hardener at saka yung mismong epoxy resin. At yun, ibubuhos lang natin siya na hindi naman biglaan mga kamaster. So idahan-dahan lang natin siya pagbuhos at ikakalat natin siya. Kung napapansin nyo, bakit hindi gaanong kumbaga manipis lang yung aking paglagay ng epoxy resin. Okay? Eh kasi ang kailangan ko lang dyan mga kamaster, lahat na mga medyo may malalim na area ay kailangan siyang malagyan ng epoxy resin. Kaya manipis lang yung ating pong ginawang pagbuhos ng ating epoxy resin. Okay? Kasi lalagyan pa natin siya ng talagang final na pangkot. Okay? Ngayon naman, pagkatapos natin siyang mabuhusan ng manipis at naikalat na nga natin, so kung napapansin nyo, nakalat na ng maigi, ang gagawin naman natin, ginagamitan naman natin siya ng pang blue torch. Okay? So, ano namang purpose ng atin pong pag-heating nitong ating epoxy resin? So, yun, para yung mga bubbles dyan na lumalabas ay hindi siya aabutan ng pagtigas. So, gagamitan natin siya ng heating process para matanggal na yung mga bubbles dyan. At kung tumigas man siya, walang maiiwan na mga butas dahil nga atin na pong ginawa ng heating process. So, yun yung prevention
doon sa mga maliliit na mga butas-butas. Okay? So, yan na po yung resulta, mga kamaster. Napakaganda na po yung kanyang magiging surface dito sa atin pong ginawang first top coat, kasi nga meron pa tayong pang finish top coat talaga siya. Okay, ayan. So kung mapapansin nyo, talagang makintab na at nagiging clear na talaga siya. So lumalabas na yung mga design natin. Makikita nyo na yung dati anong una ay ginawa natin ng mga bricks. So ngayon nung na-top coat natin siya, lumitaw na rin yun uli yung atin pong mga bricks dyan, nakikita nyo. Okay, so kung mapapansin nyo, lalo at higit dito sa ating ginawa na nilagay na kahoy na sa unang video ko na mapapanood nyo, naroon mga kamaster yung ilaw na nilagay natin, yung strip lights ay nakatago siya, nakakubli sa doon sa ilalim ng kahoy. So mamaya makikita nyo na pagpapailawin natin yung atin pong ano. So yan, ito po yung nilagay na natin siya sa pinaka framing nung atin pong resin table. So yun niya, ang kulay po niya ay kulay gold. Kung mapapansin nyo, yan naman yan. Okay, so yun na yung tinest na natin yung ilaw. So meron siyang dalawang klaseng kulay ang meron dyan, merong kulay blue at meron ding kulay white lang. So magiging clear lang siya. Actually meron pa po tayong gagawin dyan para ma-minimize natin yung pag kalat nung sinag ng ilaw na yan, kasi hindi pa nga siya tapos. Okay, so babalik ta rin pa natin yung table na yan, kasi yung bandang likuran yan ay meron pa tayong top coat na gagawin rin dyan para ma-prevent natin yung pagkalat. Mga kamaster, subscribe! Maraming salamat mga kamaster sa inyong panonood, sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay dito sa aking channel. Maraming salamat. Okay mga kamaster, at kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel at ngayon mo lang nasilip ang aking mga video, ay huwag mong kalimutan pakipindot naman yung ating subscribe button at pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated din kayo sa atin pang mga susunod na mga video. Maraming salamat mga viewers and subscribers.